Yo guys, what's up? Welcome back. Nandito na naman tayo guys. It's been a while since gumawa tayo and nag-upload tayo ng unboxing video natin. So yung last na video na in-upload natin is yung Viltrox L1160 na ginagamit natin ngayon dito sa taas para gawing fill light. So for today's video guys, we're gonna be unboxing the Rakk Lam Ang Pro. So itong Rakk Lam Ang guys is meron siyang tatlong model. So yung Rakk Lam Ang Pro, Lam Ang Light, and yung Lam Ang Pro Bare Bone. So yung pinagkaiba nila is yung Lam Ang Pro guys, itong kinuha natin is meron siyang hot swappable switches. Meron siyang free na tatlong cover. So meron siyang white, metallic gray, and black. Tapos yung Rakk Bare Bone naman is as in bare lang siya. Wala siyang kasamang switches, wala siyang kasamang cover, wala siyang kasamang keycap. So as in bare bones, kumbaga mag-start kayo kung anong gusto nyong switches na gawin or ilagay and keycaps. Yung Lam Ang Light naman guys is, ang alam ko is non-hot swappable siya. So hindi pwede palitan yung switches. So alam ko, Otimo blue and red lang yata siya or Cherry MX, not sure. Check nyo na lang, lalagay ko na lang yung description dito. So, yun yung pinagkaiba nila. Ang kinuha natin guys is yung Rakk Lam Ang Pro na meron siyang kaihl white switches. Tama ba? O, kaihl switch white box. So, yun yung kinuha natin. So, itong Lam Ang Pro guys is meron siyang dalawang type ng switches. So, meron siyang yung kaihl switch bronze speed and yung kaihl switch white box. So, ang alam ko guys, mas tahimik ng konti yung bronze kumpara dito sa white. So, i-check natin later. So, meron din siya yung bare bone, yung sinasabi ko nga kanina. So, outside the box guys, sa harap makikita nyo yung mismong Rakk logo, yung model niya, yung Lam Ang Pro. Nga pala guys, tinatawag siyang Universal Socket Mechanical Keyboard kasi kahit anong switches is kasha sa kanya. Otimo, Cherry MX, kaihl, ano pa ba? Lahat ng switches kasi pwede siyang 5 pins and 3 pins. So, pwede siyang magkasya dito. Tapos, meron siyang 16 million colors. Meron din siyang USB pass-through. Tapos, dual mode. So, meron siyang Bluetooth 3.0 and compatible siya sa Mac and Windows. So, dual mode and wired mode. Pwede siya, guys. And, meron siyang 2,000 mAh battery. Although, hindi siya yung pinakamataas or pinaka matagal malobat or may pinakamalakas na battery compare sa mga ibang mechanical keyboards. Today, meron tayong mga 3,000 mAh na and 3,700. Maganda pa rin naman yung battery life niya and syempre hindi naman tayo laging syempre hindi naman tayo 24 hours naglalaro or ginagamit kaya magtatagal din talaga yung battery life ng keyboard natin. Sa baba, makikita nyo lang is yung logo and yung model niya. Ganun din sa likod. And sa side naman guys, nandito yung tatlong model ni Rakk Lam Ang Pro, yung kaihl bronze speed and yung kaihl white box switches niya. And behind the box, nandito yung specification niya or yung quick specs niya. Meron siyang Bluetooth 3.0 tulad niya kanina, 2000 mAh, kaihl universal sockets. Ayan. Yan, dyan yung iba't iba niyang mga specification. So, ayan, USB pass-through, Type-C. Meron din siyang dedicated na volume and brightness control. Meron siyang wired and wireless. Tapos, removable top cover. Yun yung nagustuhan ko sa kanya, guys. Meron siyang removable top cover. And meron siyang free na dalawa. So, yung nakakabit dito na default is yung metallic gray. So, meron siyang free na black and white. So, since nakita niyo naman, black and white build tayo, syempre papalitan natin ng white yung cover niya. Ayan. So, i-unbox na natin siya guys. Lapit lang natin yung camera natin. Tara. So, ayan guys, unbox na natin tong Rakk Lam Ang Pro. So, saan lang natin siya dito. Ayan, di marunong mag-unbox. Ayan. So, pagbukas yun ng box guys, ang unang yung makikita is yung top cover. So, sabi ko kanina, meron tayong white top cover. Oh, sorry. Ayan. So, ito yung switches nung ano niya, nung lock. Meron tayong white top cover. Ito yung black. And keycaps. So, guys, kaya hindi pa nakasama yung keycaps dito is mamaya mailaman nyo kung bakit hindi nakakabit yung keycaps dito sa mismong keyboard natin. Ilabas muna natin lahat. Kaya natin sa side yung keycaps. Ayos natin para kita. Ayan.
And syempre guys, yung mismong Rakk Lam Ang keyboard. Yan. So yan yung kaihl box wipe. So kaya siya kaihl box wipe kasi kung makikita nyo guys. Yan, kung makikita nyo, naka-box yung switches natin or yung plug ng switches. Kaya siya kaihl box wipe. Yan. So, set aside muna natin yung keyboard. Lagay muna natin dito. And then, meron tayong manual kung paano siya gamitin. Nandito dito yung mga macro keys, yung combination keys, lighting control, kung paano siya i-pair, multimedia control. And nandito dito sa likod ng box, guys, or sa likod ng ano yung braided switch, braided gold-plated na wire natin. Yan. Tapos meron siyang velcro ng rack. So, maganda siya. Braided na. And yung keycap puller saka switch puller natin. So, ayan. Kompleto siya. Yun lang guys. Yun lang yung laman ng box. So, ngayon guys, kaya hindi pa nakakabit yung keycaps niya kasi kailangan muna nating i-unscrew yung top cover niya para mapalitan natin siya. So, kailangan muna natin siyang i-unscrew ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 screws, guys. 13 screws yung tatanggalin natin. So, for me, parang masyadong marami yon. And downside siya, hindi na lang nila ginawang magnetic. Siguro mas maganda kung ginawa nilang magnetic to. So, yun lang hindi ko nagustuhan. So, sa dami ng screws na tatanggalin mo para magpalit, medyo hassle. Pero, hindi naman siguro lahat or palagi kang magtatanggal ng top cover. So, tignan muna natin. Magtanggal muna tayo ng isang switch. Ay, sorry. Ayan, magic guys. Tinanggal natin yung box. Inayos natin siya para hindi nakakalat yung ano natin. So, magtanggal muna tayo ng isang switch, guys. Ayan. So, ito yung sinasabi ko. 3 pins lang yung kaihl switch. Kaihl white bronze. Ay, kaihl white natin. Ayan, white box. 3 switches lang siya. And, ayan guys. So, compatible din siya dun sa 5 switches. So, ganyan siya. So, para maging mapasok nyo yung 5 na pin ng switches dito, guys, is kailangan yung putulin yung dalawa ng 5. Kaya, medyo mahirap pa din. Pero, okay lang naman. Ayan. So, sound test tayo nung ano niya, nung walang keycaps. Ewan ko lang kung maririnig nyo. Wait lang. Walang kung maririnig niya to. Ito natin ang paraan para maisabit natin. Yan. Yan yung stabilizers niya guys. Titignan natin mamaya kung ano yung tunog niya. So, syempre mechanical keyboard to guys. Minomode, minomodify. Nilalagyan ng mga bagong stabilizer sa kanang kung ano-ano pa. So, tanggalin na muna natin yung top cover niya. Tapos palitan natin ng white and then ikabit natin yung keycap. So, time lapse na lang natin to guys. We'll be right back.
now guys, tapos na nating palitan yung top cover ni Rakk Lam Ang Pro and assemble na rin natin yung mga keycaps niya. So let's dig in and tingnan natin kung ano pa ba yung mga specifications nitong Rakk Lam Ang Pro. So kung mapapansin nyo guys, yung layout ng keyboard na to is TKL or yung 10 keyless keyboard. So meron siyang 87 keys na standard QWERTY keyboard and yung wala niya is yung numpad dito sa gawing kanan. So kung mapapansin nyo, kulang nga siya ng numpad pero maganda to para sa mga FPS gamers or mga first person shooting na laro. Yung keycaps naman niya guys is ABS double shot injection keycaps. And meron na rin siyang tinatawag na anti-ghosting. So, ibig sabihin, kahit na sabay-sabay nating pindutin yung keyboard niya or yung keycaps niya or yung mga keys niya, hindi siya mag-ghost or may hindi mapipindot. So, meron na rin siyang tulad kanina, meron siyang USB pass-through. So, ito guys, hindi siya gagana kung hindi siya naka-wired. So, kailangan kung gusto nyo gamitin tong USB pass-through na to guys, kailangan naka-wired siya. Wired natin siya gagamitin. Yun, so bakit ba ito yung napili ko guys? So syempre, ito pa rin, para pa rin siyang normal na keyboard, kailangan lang ng numpad. So nandito pa rin yung mga function keys, yung print screen, scroll lock, page up, page down, arrow keys, and syempre, dahil nagdodota ako, naglalaro, yung tilde key. So itong nandito sa tabi ng 1, so para nakikita yung stats. So yun yung kailangan ko. So, for me, maganda naman tong keyboard na to. O, maganda talaga siya. So, compared dun sa ibang layout ng keyboard na medyo compact. So, may mga compact keyboard pa tayo na 65%, 61%, 70%, 75% keyboard. Yan. So, yun yung compact. Mga ganito na lang sila kaliliit. Bagay na bagay sa black and white natin na speaker. Black and white na PC. So, black and white na wallpaper. Yan. So, although naka-pair na, ang gagawin nyo guys is i-click nyo lang yung FN tab. So, i-on nyo siya, diba? Pwede siyang FNA. Click nyo muna yung FNA para sa Windows and FNS para naman sa Mac. And then, FN tab para naman ma-switch siya sa pairing or sa Bluetooth mode. Tapos, FN tab ulit para sa wired mode. Okay, so after nun, ipipress nyo lang or long press nyo lang yung FNP. Ayan. So, ang gagawin nyo lang guys, diba? FN tab and then FNP. Yan, so nakikita nyo guys, nagbe-blink yung letter P. Yan. Ibig sabihin yan guys, pairing. And then, check nyo na lang dito sa PC nyo, on nyo yung Bluetooth. And, punta lang kayo sa add Bluetooth devices, Bluetooth, and then, click nyo lang yung Rakk Lam Ang Pro. Then nyo lang siya mag-connect. And then, ayan guys, merong magpa-prompt sa PC nyo na connected na siya. So, ganun lang kadali mag- pair. So, itong LED indicators niya na to guys is for caps lock and for charging. Tapos, ito naman guys is for lock ng Windows. Pag kinlik niyo to guys, hindi na mapipindot tong Windows. So, para to sa mga gamers or naglalaro na accidentally napipindot yung Windows. So, pag in-unlock niyo, ayan guys, nakikita niyo. And then, ito naman guys is for brightness na itong LED. So, try natin. Ayan. So, pag kinlik niyo to guys, pag nakailaw siya, pwede niyong pababain or palinawin yung LED. So, yan. Kapag nakita nyo nag-blink-blink yan, guys, ibig sabihin, max na yan yung maximum na LED niya. And, meron siyang software, guys, para i-customize pa yung LED sa kayo ibang mga keys niya. So, tignan natin yan later. And, kapag hindi naman siya naka-ilaw, so, volume control yung purpose niya. Proceed na siguro tayo sa typing test, guys, and sa tunog niya kapag meron siyang keycaps. So, testing natin isa-isa, guys. So, yan yung tunog niya. Ito naman yung sa space bar. Siyempre, stock stabs lang naman to or stock stabilizers lang. Kaya ganyan yung sound nyo, guys. So, siguro pwede natin siyang ipalitan. For them. Pero for the meantime, okay na to, guys. Maganda naman yung sounds nyo for me. And that's it siguro, guys. So, typing test na tayo after neto. So, kung ayaw nyo nang makita yung typing test dahil marami na kayo narinig na typing test dito sa Rakk Lam Ang Pro, pwede nyo na namang i-skip. Pero
Huwag niyo kalimutang mag-like, share, saka subscribe sa video natin na to. And mag-comment na rin kayo sa baba kung ano yung mga gusto nyo i-unbox natin or gusto nyo pang makita dito sa channel natin. So, yun lang guys.